Oo, eto na, nanitay ng ating mga kaibigan. Oo, kasi nga, once again, kaklaruhin po natin, ha? Lalo na yung mga bashers ko, na yung mga, kasi halos sunod-sunod ng mga nakarang buwan, yung pagbibigay natin ng balita sa Paunin, Paula Avellino at Jeneng Gutierrez, pati na rin si Kim Chu, o diba? Again, uulitin ko, kahit i-review ninyo ang mga nakaraan kong vlog at episodes, wala akong sinasabing anumang negative kay Kim Chu sa kanyang personal na buhay. Ang talagang pinuna ko lang po doon ay yung show na kinabilangan niya, which is Linlang, na ang feeling ko talaga ay nalinlang ako. End of the story na po yan. Kasi panoorin nyo na lang po yung mga previous episodes ko para po maalaman nyo. Okay? Di ba sabi ko nga, ako close ako sa kapatid ni Kim na si Cam, at matagal kong nakasama si Kim Chu sa Faces and Curves bago po siya lumipat sa Belo. So wala akong masamang intention nung pinipintasan ko at nilalait ko yung Linlang na show, okay? Hindi lang si Kim ang kasama doon na mahal ko, kundi nandoon din si JM De Guzman na talagang tinatawagan pa nga ako na, Kuya Ambet, ganito, na chuchuchucho. Ganun ako ka-close, pati na rin kay Paolo, of course, nakasama nila doon. Andoon din si si Maria at marami pang iba at mga kaibigan po naming mga nasa produksyon. Okay? Sa ngayon, napapanood pa rin yung Linlang, ano? And kasabay nga ng Linlang na napapanood pa rin, sinabi ko, nasa inyo na yung paghusga, kayo naman yung dala ko, may sarili rin po akong karapatan naman. Dahil sabi ko nga, nag-subscribe ako doon sa Prime Video at nagbabayad ako, no? Diba? At napanood ko lang, nagkataon lang na yung pinalabas doon ay kulang-kulang pala. Kaya ako, sinusgahan ko yung palabas base doon sa kakulangan. Ganun. Yun naman yung sinasabi ko eh. But anyway, to cut the story short, kasi kahit sa Maritas University, ang daming nalalait sa akin, ang daming nag-aalipusta na porque daw ponin fan ako, wala na akong ginawa kundi sirain si Kim. Hala, hindi namin nila, pati si Rose Garcia, pinipintasan nila kung ano sinasabi, pati si kay Mr. Fu ngayon, ganyan-ganyan. Again, ito pong mga personalidad na sinasabi po namin ay pinag-uusapan dito ay mga kaibigan po namin. Ako naging kaibigan ko si Kim kasi after that, hindi naman na kami masyadong nakikita. Pero kaibigan pa rin, turi ko sa kanya. And in fact, nung nilaunch siya sa isang sanitary napkin, chuchu, nagkausap pa kami, ano lang yun, early last year, siguro mga September last year, na nakita pa kami at nagpa-picture pa sila ng anak ko, na yung anak ko nga, na every time nakikita niya dati sa Faces and Curves, ay lagi niyang binirigaluhan, binibigyan ng pera, no? Para matapos lang ang kwento. So anyway, with regards naman dito kay ano, kay sa Ponin, na ibabalitan din namin base rin naman sa mga kinikwento din po sa amin na mga close po sa amin. Again, tingnan niyo po, today is April, ano ngayon, 5 na binavlog ko po ito. Yung pong mga episodes na pinag-uusapan pa rin, na pinag-aaway-awayan ng mga makakimpaw, makaponin. Tingnan nyo po yung date, kasi maybe 3 months ago pa yon, 4 months ago, or 5 months ago pa, na yun yung issue that time. Diba? Yung binalita namin na nagkabalikan, nagkahiwalay, nag-away, ganito. Yun yung mga panahon na yun ang issue. Kaya kung ibabato nyo sa akin sa mga panahon ngayon na April 5, 2024, ay hindi ko na po tatanggapin yan. Kasi kung ngayon nyo lang po ako na-discover, ngayon nyo po ako nasusubaybayan, bahala po kayo. Pero again, kung ano man po yung nangyayari at nagaganap sa mga personalidad na ito, yun lang pong chinichika natin. Kagaya ngayon, kasi ba, sinasabi natin, kahit nung nagsisimula pa lang yung What's Wrong with Secretary Kim, na kung saan kasama doon ang isa po sa inaalagaan ko bilang ako po yung kanyang publicity manager na si Jay Cuenca. O ayan, sinabi ko na ng diretso. Eh, may mga kwentuhan kami na pinag-uusapan nung time na sinushoot po nila. Kasi po, yung pong nangyayari ngayon, napapanood nyo sa What's Wrong with Secretary Kim, mga 2 months ago pa nilang nasushoot po yan. So, yung siyempre party ng publicity, party ng mga ganyan, may mga ganyang ganapan. So, bahala na po kayong maghusga. Kung may nangyayari man ngayon kay Paula Avellino at kay Kim Chu sa mas personal nilang level, kanila na po yun. Kayo na po ang maghusga, no? Kasi ibinalita lang din namin last time na si Paolo at saka si Jenny nagkabalikan, and then naghiwalay uli. Tapos nung nakapanayam natin si Paolo na kinuha na natin ng payag, sinabi lang niya is thank you, binigyan niyo na ng kung ano-anong mga segue hanggang sa inakusahan na akong, kasi si Ambet Nabos ganito yan, chuchuchuchu. Huwag kayong ganon. Saka sana
Babasahin nyo rin yung mga sinusulat ko din sa Bulgar, sa Hataw, sa Chronicle Philippines Online, at saka yung mga sinasabi nga po namin sa Maritas University. Kasi kung pagbabasehan nyo lang kung ano yung pinupodcast ko dito dahil sa isang episode, tapos uhusgan nyo na ako mula ulo hanggang pana para kilala nyo na ako, wag. Sinasabi ko sa inyo, wag. Kasi 30 plus years na po ako sa industriyang ito. Nagsimula ako, 1986, yung iba sa inyo hindi pa pinanganganak. Diba, alam ko na ang mga pasikot-sikot kung alin yung gimmick, alin yung totoo, alin yung sumasakay lang sa publicity, etc., etc. Eh, mga ganong ganap eh. Kasi at the end of the day, iniidudulin nyo yung mga yan, proyekto nila yan, subaybayan nyo kung susubaybayan nyo, i-acknowledge nyo kung i-acknowledge nyo, i-patronize ninyo kung ipapatronize ninyo. Kasi at the end of the day, kayo naman ang nag-i-enjoy. Kaya gaya ko, nung nakumbinsi ako na panoorin ko yun Lin Lang, although lahat ng mga proyekto ni Kim napapanood ko ha, naging bahagi pa ako ng production niya nung kay Ate V, yung sa Healing, na-involve pa ako dun sa production at sa publicity doon. Pero wala akong masamang tinapay sa amin ni Kim Chu, kaya huwag niyong paratangan na anti-Kim ako at pro Janine Gutierrez ako. In fact, hindi nga ako kilala ni Janine, charot. Diba? O in fact, kung sasabihin ko yung personal kong pananaw, dahil close ako sa mga Revilla, dapat sasamarin ang loob ko kay Janine. Noong minsan niyang pinaratangan si Senator Bong Revilla ng kung ano-ano doon, kaya nagkaanoan sila sa GMA. Hindi ako ganun eh. Diba? Kasi ako, issue lang po. Dahil may mga malalapit tayong kaibigan, may malalapit tayong mga sources na very reliable na talaga nagkukwento din po sa atin. At yun ang binabalita namin sa inyo. Hindi ako nagbabalik na dito ng kung anong kwento. Si Paolo naging kaibigan ko yan since GMA days niya at nung sila pa nung kanyang ex-wife na si LJ Reyes na naging close din sa akin na ngayon naman eh, maligaya na sa Amerika. Diba? So ito po, nag-uugnay, kinukonek-connect lang natin kasi naiintindihan ko yung emosyon ng mga fans na alam mo yun na mga nagsiship at dalang-dala sila dun sa mga kinikilig-kilig sila. Okay, given na yan kasi dumaan din ako sa ganyan. Noong mga panahon ni Ate V, kilig na kilig din ako sa kanila ni Christopher De Leon. Pero as a tandem sila, pero hindi naman silang katuluyan. Kilig na kilig din ako nung kay Sharon, tsaka kay Gabby, o Maricel Soriano at William Martinez, Albert Martinez at Itsunuki Serna. Ganun, kaya naiintindihan ko yung mga kilig-kilig na yun. Pero wag na wag nyo po sa mundong ito ng digital world, wag naman po kayo nagdidikta sana sa mga kagaya kong media practitioner na alipusta nyo, tinitingnan nyo lang sa puntong panlabas. Kasi kayo, mga personal, lalo nga yung iba dyan na nagmamatapang, tapos kung ano-ano ng mga account naman ang gamit, hindi naman ginagamit yung mga totoong pangalan nila. Diba ako, hindi ko to sinasabi bilang depensa. Ipinapakita ko lang po sa inyo ang mga prosesong pinagdadaanan ng mga artistang ito. Okay? Kasi parang ang lagi nyo kine-question, lagi nyo pinipintasan, may masabi lang na ganito, pinupunan nyo na. May masabi lang na ganyan, binabash nyo na. Sana pinag-aaralan nyo din. Kasi again, sabi ko nga, tingnan nyo po yung timeline. Lahat po ng pinodcast ko tungkol sa Ponin, totoo po yun, mga nangyari po yun. Na nagkahiwalay sila for a while, nag-break sila, at may mga sources tayo nagsasabing ganito, and then nagkabalikan uli sila, blah, 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 and then naghiwalay. Tapos nung kinunan nga namin ng pahayag si Paolo at the height, nung tinitipo nila yung What's Wrong with Secretary Kim, eh, ano po, ano tawag dito? Thank you lang ang sinabi niya kasi nga sabi, for the longest time naman talagang pagdating sa love life, hindi po nagsasalita si Paul maliban sa mga panahong ito na tila talagang ini-enjoy niya or nai-enjoy niya itong friendship niya, kung friendship man ang tawag or mas malalim pa sa friendship ang nangyayari sa kanila ni Kim Chu ngayon na talaga namang na ang daming mga followers din at nirerespeto po natin yan. Period. Tama pa na sinabi ko, Dunita. Ganun lang yon. Ngayon, may mga umiikot na naman na kwento. Kasi again, ito, kaklaruhin ko din. May mga sources po tayo. Didiretsuhin ko na rin sa programang ASAP. Kung saan, isa ito sa mga pinirmahang kontrata ni Janine Gutierrez na gagawin niya sa ABS-CBN Network. And ano nga siya doon? Regular host nga siya doon. Habang si Kim Chu naman, na tinatawag nating Queen of Dance Floor or something, ay regular din po siya sa ASAP. In fact, si Kim Chu na nga ngayon ang matatawag nating isa sa mga BCS kasi napapanood siya sa tanghali Monday to Sunday na. Ngayon, may mga umiikot na kwento. Ngayon ito ha, April 5, habang pinupodcast namin ito, April 5, 2024. Tandaan ninyo,
bago kayo magpupunan ng kung ano-ano. Kasi baaring sa April 6, iba na, April 7, iba na, diba? So, habang pinopodcast namin ito at inuubo-ubo po ang inyong lingkod ngayong April 5, 2024, umiikot nga yung kwento na may kanya-kanyang kampo itong dalawa sa ASAP. Kampo meaning may mga tao na involved sa production, writer man yan, co-director man yan, floor director man yan, o PA man yan, or what, makeup artist man yan, or what, na kumakampi kay Janine, I mean, kagrupo ni Janine. Habang sa kabilang dako, meron din naman ganun si Kim. At may mga pinag-uusapang mga chika nga ngayon na di umano. O, diba? Ang isa ay ayaw makasama sa stage yung isa. Yung isa ayaw nang ina-announce yung pangalan ng isa. Yung isa ayaw magkasalubong man lang sila sa ano to? Sa hallway, ayaw man lang sila magkasama sa isang room or whatsoever, na which is again normal po, mga eksena po yan sa showbiz, na kahit nga dati may mga magkasamang artista, parehong host, o pagharap ng camera, lights, camera, action, chok, o close na close sila, pero pag talikuran na nila, hindi sila magkakilala. Maraming ganyan, kahit mga showbiz host. O, diba? Ako, hindi na ako lalayo. Kahit noong mga time ni Nanay Christy, Chris Aquino, Rufa Gutierrez, ni na Kuya Boy Abundat, mga iba pang nagiging co-host nila, hindi naman sila talaga masasabi nating na alam mo yon, pag walang camera, ay ganun sila ka-chikadora. Hindi. Nagiging mga chikadora lang yun pa magkakaharap na sila sa ano. Diba? Pwedeng kontrahin ito ng iba. Pero talaga nangyayari ang ganyan. Hindi lang sa mga ibang ganong artista, kundi yung mga artista mismong magkakatambal na magka-love team. Kunwari magka-love team. Pero si lalaki may ibang girlfriend, si babae may ibang boyfriend. Pero pagharap ng camera, sweet na sweet sila. Ito yung mga klase ng proseso at mga sistema pong sinasabi ko po sa inyo na nakikita po natin at nawi-witness natin na totoong nangyayari sa industriya. Kayo huwag kayo nag-iilusyon ng kung ano-ano, na kung ano lang yung gusto nyo makita, na nabubulagan kayo, na kung naghalikan kila ng super sweet at super lambing, naglabasa ng dila sa kissing scene nila sa mga eksena nila sa teleserye, ganun na, hindi po. Diba? May ganun, may hindi ganun. So ito, balikan natin yung kwento. Posibleng may nangyayari ngang ganun, imposible rin namang hindi nangyayari, kasi hindi naman magsasalita si Kim, hindi rin naman magsasalita si Janine, kasi nga mai-involve at mai-involve si Paula Villino sa issue bilang si Paulo ngayon ang current na leading man or at close friend ni Kim Chu ayon sa mga balita, and si Janine yung kanyang ex. Kaya ako lang ito kinikwento, kaya ako po ganito dinidetalye sa inyo, kasi nga po para namang sumusobra na yung mga iba na wala nang ginawa, kundi parang pangunahan ako, yun, that's the term. Pangunahan ako na parang mas may alam pa sila sa akin at parang mas nawi-witness pa nila yung nawi-witness ko at nakikita ko. Plus, yung nawi-witness at ikinikwento sa amin nung mga kaeksena nila at mga kasama mismo sa trabaho, period. O, diba? So, again, uulitin ko bilang pagtatapos. Sana tinatapos nyo po itong vlog kong ito. Kung naiinis man ang iba, pasensya na. Kung mga natutuwa din ng iba, salamat. Pero kung naiintindihan ako ng mas marami sa inyo, maraming salamat. So anyway, bago ako magtapos, ulitin ko, kaibigan ko si Kim Chu, kaibigan ko rin si Janine Gutierrez, kaibigan ko rin si Paulo Avellino, at kaibigan ko ang lahat ng gustong maging kaibigan ako. Kung gusto niyo akong awayin, nasa sa inyo po yan. Kasi ako, at the end of the day, nakakatulog ako ng mahimbing, masaya, nakakabiyahe ako, naikot ko ang Amerika, ng kung ilang beses na rin po, nakapunta ako ng Canada, kasama ko pang anak ko, at yon ay sariling gastos ko, hindi yun sponsor na kung sino lang. Yun ang pagtataray na pagmamalaki ko sa inyo. Kaya hello sa mga katima betable sa buong mundo, Diyos Maray Nabanggi po, at sa mga kapwa ko uragon at sa mga hindi nakakakilala sa akin, please, mag-research naman po kayo. Kahit papano, may mga Google, anong din naman po kayo. May mga Google info din po tayo at data na nandiyan dyan po sa social media. Matagal po ako sa industriya, hindi ko rin naman po binibilang na ganito katagal, pero ako po, nagpapakadesente po ako at ginagawa ko po yung panuntunan na tama po according to the protocol and the rules. According to the protocol and the rules. Maraming thank you po sa inyong lahat, mga Kimpaw, mga ponin, at lahat ng mga katimang bettable dyan. Yan, klaro na yan ha. O kung may magbabash man dyan, sa inyo na yan. At dahil ako, nag-i-enjoy ako. Welcome kayong lahat sa akin. But at the end of the day, positive po ako. Positive sa pagmamahal, positive sa utak, positive sa kagandahan. And I thank you.